Ang Panginoong Hesukristo na mismo ang nagsasabi na siya ang kaligtasan na tandaan patungo sa langit. Makakapasok lamang ang isang tao sa paraiso kung tatanggapin niya ang Panginoong Hesukristo bilang kanyang personal na tagapagligtas. Sa Juan chapter 14 verse 6, walang sino mang makakalapit sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ngunit ang tanong, kung ang pananampalataya kay Hesukristo ang tanging paraan upang magkaroon ng buhay na walang hanggan, paano naman naligtas ang mga tao noong hindi pa dumarating ang Panginoong Hesukristo para magbayad ng ating kasalanan? Maliligtas kaya ang mga unang tao noon? Ang batayan ng kaligtasan ay laging sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Ang tinutukoy ng pananampalataya ng isang tao para sa kanyang kaligtasan ay palaging ang Diyos. Noong panahon ni Abraham, alam natin na siya ay tapat na mananampalataya sa Diyos at sapat na iyon upang ituring siyang matuwid ng Diyos. Sa Genesis chapter 15 verse 6, si Abraham ay sumasampalataya kay Yahweh at dahil dito, siya ay itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. Ito ang batayan ng Diyos sa kung ano ang dapat sampalatayahan ay nakabase sa ibinigay niya noong panahong iyon. Ang isa sa mga ipinag-uutos ng Diyos ay ang paghandog ng mga hayop. Ito ang batas sa pagsasakripisyo. Mula noong panahon ni Adan at Eva ay isinasagawa na ng mga tao ang batas ng pagsasakripisyo. Iniuutos sa kanila na ialay ang mga panganay ng kanilang kawan bilang sakripisyo. Ang mga hayop na ito ay kailangang perpekto at walang kapintasan. Gayunpaman, mababasa natin sa lumang tipan na hiningi ng Diyos ang mga handog na hayop upang magkaloob ng panandaliang kapatawaran sa mga kasalanan. Ang pagsasakripisyo sa lumang tipan ay hindi tuwirang nakapag-aalis ng kasalanan tulad ng malinaw na itinuturo ng aklat ng Hebreo. Ngunit ito ay nagtuturo at nagpapaalala sa mga tao sa gawaing gagampanan ng anak ng Diyos na darating sa daigdig. Siya ay magiging perpekto sa lahat ng aspeto at iaalay niya ang kanyang sarili bilang isang sakripisyo para sa ating mga kasalanan. Ang paghahandog ng mga hayop ay natapos nang dumating ang Panginoong Hesus. Inalay niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Siya ang naging huli at perpektong handog. Mula sa panahon ni Abraham, ang kaligtasan ay palaging pareho. Ito ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pananampalataya sa nag-iisang Diyos na lumikha ng langit, lupa at lahat ng naririto. Ang pangunahing pagkakaiba ay bago ang buhay ni Kristo sa lupa. Ang kaligtasan ay natagpuan na sa pananampalataya at pangako ng Panginoon sa lumang tipan. Wala pang mga kasulatan na naisulat sa Biblia noon, subalit ang sangkatauhan ay responsable sa kung ano ang iniuutos ng Diyos sa mga panahong iyon. Malinaw na si Abraham at ang iba pang matapat na mananampalataya sa panahong iyon ay naligtas sa pamamagitan ng isang pangako ng mabiyayang regalo ng Diyos. Naniwala si Abraham sa mga pangako at ipinahayag sa kanya ng Diyos na darating sa sanlibutan ng isang tagapagligtas sa pamamagitan ng kanyang lahi o binhi. Pinatunayan ng lumang tipan ang pagdating ng isang tagapagligtas ang Misaya. Sa Isaiah chapter 9 verse 6, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-manghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. At gayon na nga mula sa propesiya sa lumang tipan, makikita natin ang katuparan sa bagong tipan. Sa kabuuhan ng lumang tipan, ang mga mananampalataya ay naligtas dahil sila ay nanampalataya sa Diyos at sa pangako nito na balang araw ay ililigtas sila ng Diyos sa kanilang mga kasalanan. Nang natupad at dumating ang ipinangakong Misaya, ang kamatayan ng Panginoong Hesukristo, ang siyang naging kabayaran ng mga kasalanan ng mga mananampalataya sa panahon ng lumang tipan at ang mga magiging kasalanan pa ng mga mananampalataya sa bagong tipan. Ngayon, mas marami na tayong mga nalalaman kumpara sa mga taong nabuhay bago ang unang pagdating at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Alam natin ang kabuuan. Noong una, ang Diyos ay nagsalita sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa ating mga ninuno sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon sa mga huling araw, nagsasalita siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang ating kaligtasan ay nakabase pa rin sa Panginoong Hesukristo. Dahil sa pananampalataya sa kanya, nagkaroon tayo ng kaligtasan habang ang Diyos pa rin ang ating sinasampalatayahan mula noon hanggang ngayon. Sa Juan chapter 10 verse 38, ngunit kung ginagawa ko ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa. Kung ayaw man ninyong maniwala sa akin, sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako ay nasa Ama. Kaya nga mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, ang kaligtasan ay sa biyaya lamang ng Diyos sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Makakatiyak tayo dahil sinabi ng Panginoong Hesukristo, ako at ang Ama ay iisa.
Muli po, sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.